Okay, so magandang araw sa inyo mga paps. So pasensya na at ngayon lang ulit tayo nakapag-upload at medyo na busy lang sa work. So ngayon, meron akong gustong i-share sa inyo. Pwede na rin kayong mag-avail nito dun sa ating Facebook page. Mas maganda po na i-PM nyo po directly yung ating page. Ayan po, nakalagay po. Classico VIPH. Andiyan na rin po yung link sa description para ma-redirect kayo dun sa mismong website. So ito po ay yung tinatawag ko na Stealth Visor para dun sa ating Mio I-125. Ngayon po, i-demo ko sa inyo yung paano siya ikabit or paano yung proseso. Pero bago ko po i-demo sa inyo, ipapakita ko muna isa-isa kung ano yung matitripan nyo dito. Pwede po kayo mag-avail. Punta lang po kayo dun sa ating page na Classico VIPH. Trip nyo rin pong yung ganitong visor. Okay po. So, unahin po muna natin dun sa glossy type ng mga visor. So, ito po yung colorways para dun sa glossy type. So, unahin muna po natin dun sa smoke type. Ito po yung sa smoke. Ayan po. Bali, ito pong smoke. Ayan po, kung makikita nyo yung ano niya, yung... Bali, ito pong color na ito. Ito yung nagpi-filter ng ilaw papunta dun sa gauge panel para mas madali nating makita yung gauge panel. Or yung kung digital man yung gauge nyo, lalo na kapag maaraw, di ba? Kailangan medyo naliliman siya para mas makita natin na maayos. At isa pa, nakakatulong din po to sa pag... filter ng hangin na tumatama sa atin. Okay? Pag nagda-drive po. So, ayan po yung sa smoke type. Meron po siyang apat na butas para tumugma doon sa ito. Yung ating handle cover. So, ito po yung handle cover. So, white po muna yung gagamitin ko kasi ito yung available sa akin. Pero, depende po ito kung meron kayo ng ibang colorways katulad ng matte orange, yellow, blue, babagay po sa inyo kung ano yung tutugma na kulay dyan. Okay po. Ayan po. So, unahin natin itong smoke. Ito yung smoke type po. Ito para sa akin, pasok na pasok to dito sa color white. Yan, dun sa kulay white na yan. At saka, pasok rin to dun sa matte black. Ang tinutukoy ko po ay yung Mio I-125S na matte black at saka yung white. So ito po yung ano niya, tsura niya pag nakakabit. Yan po, very classy po yung dating niya at hindi nasisira yung ganda nung handle cover niyo. Yan po. So mamaya i-demo ko po kung paano magandang ikakabit. Okay, so yun po yung sa ating matte black, ay smoke black pala, transparent, hindi siya matte. Transparent muna tayo. Okay, yun po muna yung sa transparent. So, ngayon, ito naman tayo sa blue. Ayan po. Ito po yung blue natin. Bali, itong color blue na ito, pasok po to dun sa mga merong motor na matte blue o kaya glossy blue. Ayan po. Maganda po yung team na ito. Pag ito yung ginamit nyo na visor, pasok po to dun sa team nyo na yan. Sunod po ay yung golden yellow. Ito po yun, golden yellow. Ito po yung mga naka-color yellow na Mio I-125. Maganda po ito. Pasok na pasok po ito dun sa handle cover ninyo. So, sunod po, ito ay custom naman po ito. Itong kulay red. Itong kulay red, actually, pasok to dun sa mga Mio I-125S na color black. Pasok siya, maganda siyang tingnan. Tsaka maganda rin tingnan sa puti. At or kung nag-customize man kayo ng Mio I-125 nyo, ginawa nyong red yung fairings, mas pasok po tong color na to. Okay, so punta po tayo dun sa color orange. Para sa akin, ito po yung trip ko sa mga ito po yung isa sa mga pinaka nagustuhan ko at saka yung smoke black kasi ito yung bagay sa setup ko kasi yung setup ko ay may orange na inner fairings color tapos kulay puti yung
outer fairings. So ito po, ito pasok rin po ito dun sa mga naka matte orange na MIUI 125, yung mga pongkan, team pongkan dyan. Ito maganda dun na sa MIUI 125 nyo. At lastly, isa sa pinaka, isa sa nagustuhan ko rin, itong color pink. Itong pinakapasok dun sa magenta na MIUI 125. Bagay na bagay po ito dun sa magenta ninyo. At bagay rin po ito actually dun sa color white. Kita nyo naman, no? Matry nating i-match. Actually, halos lahat naman ata babagay sa puti. Ayan, no? O, diba? Bagay, pasok na pasok siya dun sa color team nung ano. Pasok naman kasi halos lahat sa kulay puti, eh. Depende na lang talaga yan kung anong trip nyo or kung anong set up, kulay ng setup nyo. Okay, so yun po yung sa glossy. So punta naman tayo dun sa sparkling matte. Ito po yung ating mga available colors. Okay, so para po dun sa sparkling matte colors, kung gusto nyo talaga na nafi-filter yung ilaw, pwede rin po ito. Ito po yung sa ating sparkling matte colors. So ito pong dalawang ito, ito lang available natin dito sa version na ito. Kung makikita nyo po, ayan siya, kumikinang po yan. Tapos matte yung color niya. Ibig sabihin, pag tumama sa ilaw, ayan o, hindi siya tatagos. Ayan po. Ayan. Ito po ay smoke na matte. Sparkling smoke type. Then, ito naman yung wine red na sparkling. Sparkling din yung kulay niya. Matte din, matte type. Ayan o. Nakikita niya pag tinatamaan ng ilaw. So, ayan po. Ayan po yung ating mga version. So, dalawa po para dito sa version ng sparkling matte colors. Then, ilan to ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 para dito sa glossy type. So, ayan po. Kung trip nyo yung ganitong kulay, pwede po kayong mag-PM dun sa ating page. So, ayan po. Marami po kayong pagpipilian kung anong trip nyo dyan. So, as of now po, idedemo ko sa inyo kung paano yung magandang pagkabit niya. So, para sa pag-i-install po nito, bali, ito po yung ating handle cover. So, iusog ko lang saglit ng mga, ano po, mga visor para makita nyo mabuti. Okay, so ito po yung ating handle cover. So para dito, kailangan nyo po siyang lagyan ng butas dito sa mga location na ito. Ito, half an inch. Ito po, mula dito sa linya na to. Ganon din po dito, malapit-lapit lang siya. Then dito sa mismong guhit po nyo ilalagyan ng butas. Ayan po, ipattern nyo lang po dito sa butas na ito. May ano naman siya, may pwede nyo naman siyang i-pattern dito sa mga direkta dun sa mismong butas. Okay, so para dito po, gumamit ako ng drill or pwede ng rotary tool kung anong trip nyong gamitin para dun sa ano nyo, para mas maging malinis yung pagkakabutas. Depende na po sa inyo yun kung paano nyo gagawin. Then, syempre, paano didikit yun? Yung ating visor, gagamit po tayo ng nuts at saka bolt. Na depende po sa inyo kung trip nyo ng gold bolts, kung trip nyo ng titanium or ng white gold. Pwede naman po. Basta gagamit kayo ng nut sa ilalim. Mainam po nyan kung gagamit kayo ng lock nut. Ito po. So, demo ko lang po kung paano ah. So, ito po ay mga white gold bolts. Then, meron siyang kasama na lock nut. Yan. So, try ko pong ipakita sa inyo pag kinabit ko na. Okay. So, ito po yung ating handle cover. Pakita ko lang sa inyo yung size. Yan po, yung size niya. Hanap lang po kayo ng size na pasok dun sa butas ng ating visor. So, ganyan po. So, i-mount nyo lang po na ganyan.
Tapos ilagay niyo yung mga bolt na pasok doon. Yan. Then yung iba pa. Yan. Yan. Ayan. Then pag naikabit niyo na po, hawakan niyo lang po dito sa likod. Then ganyan po, dito sa mismong ilalim. Dito na po natin ilalagyan ng lock nut. So, ayan po. So, saktong-sakto lang po kasi yung fit niya. So, kapag inigpitan nyo, depende po sa inyo kung anong angulo yung drip nyo para dun sa visor. At ang kinaganda po kasi nito, acrylic siya na makapal. Na 3mm na acrylic po. So, matibay talaga siya. So, ayan. So, ito naman yung sa pangilalim. Ayan, kakabit lang natin ng ganyan. Para dun sa pangilalim na part. Hindi pa po ako gumagamit ng tool sa paghihigpit kasi gusto ko lang munang i-demo sa inyo yung magiging itsura niya. Okay. So, hindi ko muna hinigpitan na masyado. Gusto ko lang makita nyo mabuti kung ano yung itsura niya. Ayan po. Ayan ang ilalabasan niya. So, ang kagandahan po nito, medyo may saktong-sakto yung taas nitong itong sakop ng visor sa taas. Tapos, na-complement niya pa dito yung line ng ating handle cover. Then, hindi niya nasira yung pinaka original color ng inyong handle cover. Kung mara puti. Ayan po. Yung iba kasing handle cover, pag nilalagyan nyo ng ibang visor, nagbumukhang shokoy. Parang iba yung hindi maganda yung dating na itsura niya. Ito, very classy po yung dating niya. Ayan o. Very classy yung dating niya. Tapos at the same time po, nafi-filter niya yung ilaw na tumatama dun sa panel gauge niyo para mas makita niyo ng mabuti. So, ayan po. So, halos lahat po ata babagay dito sa kulay puti eh. Kahit yung blue, kahit yung red, yung pink, yung orange, yung yellow, matte na sparkling red, sparkling smoke. Bagay po actually. Depende na lang po sa inyo kung ano ang trip nyo. So, ayan po. So, ayan po yung ating mga visor. Kung trip nyo pong umorder, directly PM nyo po yung Classico VIPH na page. Andun po. Kung talagang interested kayo, direktang PM na. Huwag na kayo mag-comment ng HMHM. Kasi kung talagang desidido kayo na makuha yung full details at interesado kayo, direkta nyo na po. Direkta dun sa mismong page. Okay? So, ayan po. Pag interested po kayo, PM lang po kayo. Pasok po lahat yan. Meron po tayong colors. Any color para sa team ng inyong motor. Yan naman po yung lahat ng color na meron yung MIUI 125 eh. Matte orange, matte blue, magenta. Meron din tayo nung kulay yellow. Meron din syempre yung MIUI 125S na matte black. At saka yung 125S na glossy white. So, ayun po. Actually, may additional po tayo. Yung red at saka yung sparkling smoke at saka sparkling red. So, ayun po. So, again po, kung trip nyo mag-avail, directly PM Classico VIPH. So, naipakita ko naman na po sa inyo kung paano i-install. So, ayun lang po. Abangan nyo po yung ating next video. May bago po akong i-share sa inyo. Bigyan ko lang kayo ng preview kung anong itsura nung tinatrabaho ko ngayon. So, ito po. Yan. So, abangan nyo po yan sa ating next vlog. Yan po yung pinaplano kong gawin ng step by step at i-review kung ano yung mga parts na ginamit ko. So, maraming salamat po. Peace out.